Mapagpalang araw mga kataba, gagawa naman tayo ng ating puto dahil matagal na tayong hindi nakakagawa ng mga kakanin, ganyan, puto, bread, yan. Gagawa naman ako ng puto. Dito sa dry ingredients natin, nasala ko na to. 1 cup ng flour, a pinch of salt, 1 tablespoon ng baking powder, at 1 half cup ng sugar. What sugar ang ginamit ko dito? Pwede kayong gumamit ng white sugar. So, yan yung ating dry ingredients. Tapos, dito naman, sa wet ingredients, yan. Meron tayong 1 egg. Sineperate ko yung ating wet ingredients. Tapos, 1 half cup ng tubig. Haluin natin. 1 half cup ng milk. Pwede naman tubig diretso. Ako naman hinaluan ko para naman mas malasa. Tapos, 2 tablespoon ng melted margarine. Yan ang meron kami. Pwedeng butter. Tapos, dito naman, ilagay ko muna doon dahil tumutulo. Maglagay tayo ng 1 teaspoon ng vanilla. Pwede na nating ihalo dito sa ating dry ingredients. Ayan. Tabi natin yung ating mga kalat para hindi pangit tignan. Haluin natin. Tapos, pag nahalo na natin ng maayos, sasalain natin ulit. Sasalain natin ulit. Yan. Babalikan nyo ako dito. Tapos dito, yan. Meron ako dito ang toppings. Cheese at saka salted egg. Meron naman ako dito ang lianera. Yan. Na-brush ko na to ng margarine. Para hindi naman masyadong dumikit. At meron na akong pinapakulong mainit na tubig. Ayan, para isa lang natin sa steamer. So, after natin mahalo, meron pa itong mga buo-buo. Salain natin. Yung namang toppings natin, ilalagay ko yan pag yung nasa kalahati na ng ating pagpapakulo. Yan. Pwede na natin ilagay sa ating steamer. Makikita nyo naman sa toothpick test pagluto na. Kasi pag mga ganito kalaki, mga 25 minutes. Sayang ko. Yan. Pwede na yan. Yan. Nilagay ko na yung ating pang toppings sa kalagitnaan ng pagpapakulo. Yung halos nag-mold na yung ating mixture. Cheese at saka salted egg o itlog na maalat. Mga ilang minuto na lang, luto na yan. Yan. Itutpick test nyo lang. Pag wala nang dumidikit, luto na yan. Konti na lang. Halos paluto na. Ayan o. Meron pang konting dumidikit. Mga ilang minuto na lang. So, ganun lang. At mamaya natin yan isiserve ng pag yung talagang lutong-luto na. Gumawa tayo ng ating pang merienda. Pwede namang pang snack at kung ano ng oras pwedeng pang almusal. Mga kataba, ang ating puto. O, yung puto naman, nilagyan ko siya ng toppings na itlog na maalat at cheese sa ibabaw. Mga simpleng ingredients lang, flour, ebap milk, egg, at sari-saring mga halo-halong ingredients. Konting sugar lang mga kataba. Depende naman dun sa ating lasa, pero hindi naman siya matabang. Tamang-tama lang ang ating puto. Meron na namang kakainin ang mga boys. Enjoy, kumain,
at maging masaya, sakto umuulan. Salamat sa panonood! At bye! Ingat mga kataba!